Yun, hanggang sa nagladlad na siya, nag-makeup na, nagsuot na ng sandals, napaturok ng ano yung pin... Basta napo-opera siya eh. Pinalakit niya yung dibdib niya, yung pinatangs yung ilong niya. Basta ang ganda ni Mr. Meat dati mga pare ko. Wag wag ganito yung itsura niya, no? Yan. Yan yung itsura niya yung mga pare ko. Kaya madaming na-atik na. Siyo ng mga pari koy, welcome back sa panibagong video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang pinagdaanan ni Mr. Meat kung bakit siya lumigay. Okay, so try natin to mga pari din, no? Pag-uusapan natin ngayon kung ano ba ang dahilan kung bakit lumigay na siya. Let's play. So okay, you have 3 nights to rescue the girl. Okay, ngayon, saka, bago tayo mapunta sa ano mga pare ko, no? Bago tayo mapunta sa kung bakit niya kinidnap yung babae. Pag-uusapan muna natin mga pare ko kung bakit bumigay si Mr. Meat. Nakikita nyo, bumigay na talaga siya. Pati itong bahay niya mga pari ko eh. Mahina yung boses ko mga pari kasi may nalulungkot ako para kay Mr. Meat eh. Kasi diba itong pinagdaanan niya talaga, grabe talaga pinagdaanan niya. Okay. There we go. Yan natin, anong itsura niya tol, Mr. Meat. Mr. Meat, kamusta? Yan siya oh. Diba? Surprise, motherfucker! Tinan nyo mga pare, galit na talaga siya. Okay, naaawa ko sa kanya, men. 10 seconds later. Noong kinder pa si Mr. Meat mga pare ko, noong kinder pa siya. Talagang lalaking lalaki siya mga pare ko. Kumbaga mas lalaki pa. Sa... Kasi ang tunay niyang pangalan mga pare is ano? Ano totoong pangalan niya? No, Pedro. Pedro yung totoong pangalan niya. Paano masabi? Okay. So, alam niyo ba kung bakit naging bumigay si Mr. Meat mga pare? Ito yung kwento ko muna nung bata siya. Kwento ko muna nung bata siya mga pare ko ito. Kasi nung bata pa lang siya mga pare, no, hindi siya ano. Hindi siya ganyan na malambot. Ganun. Di ba yung mga iba? Kapag bata pa lang napapansin. Bata pa lang napapansin mo nang malambot sila, di ba? Pero si Mr. Mito, galit na siya, di ba? Galit na galit siya mga pare ko. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga. Galit na siya, talagang wala na siyang sinasanto. Wala na sinasanto si Mr. Mito, eh, galit na talaga siya, men. Galit na talaga siya. Punong-puno na ng galit yung puso niya, men. Kasi nung bata siya mga pare ko, lalaki siya, okay? Nung kinder siya, sumasali siya sa mga contest, mga sayaw-sayaw, gano'n, yung mga grupo-grupo ng sayaw, yung mga cramping, mga gano'n, yung bata siya, mga pare. Kahit nung grade 1 siya, gano'n. Oh, kahit nung grade 1 siya, madami siyang siyasalihan. Player pa siya ng ano, ng volleyball tsaka SEPA. Kaso nga lang, hindi ata siya napili sa sepak raw. Mas napili siya sa volleyball. Hindi naman siya gwapo mga pa, pero ang lakas ng sex appeal niya. Ang lakas ng sex appeal niya, tumungtong siya ng ano, ng high school. Diyan nagsimula. Madaming nagkakagusto sa kanya ng babae mga pare. Kaso nga lang, iisa lang yung gusto niya ng babae nun. Hindi ko na kasi alam pangalan ng babae eh, pero iisa lang. Iisa lang yung gusto niyang babae nun. Ang pangalan ng babae, Maria ata pangalan ng babae. Oo nga, Maria. Maria yung totoong pangalan ng babae, tol. Tapos, niligawan niya. Niligawan niya tol. Naging sila. Okay? Naging sila nun. Nagtagal naman yung relasyon nila ng mga almost 6 years. Ay hindi, hanggang 5 years lang ata sila. 5 years. Paano masabi? Kaso nga lang tong babae naman. Diba? Matagal na sila mga pare. Yun, ang tagal na nila. Siyempre madami na silang pinagsamahan. Ganun. Madami na silang problemang
na-resolve na magkasama sila sa hirap at ginhawa, di ba? Kasama sila. Tapos, ang kasalanan kasi nung babae, mga pare, no? May kasalanan din. Kasi hanggang 4th year high school sila na sila dalawa ni Mr. Meat. So, ang kasalanan tong babae kasi, mga pare, boy. May time nun na may barkada si Mr. Meat. Ang pangalan niya is Lando. Lando yung pangalan nung barkada niya. Tapos, inutusan, bumili si Mr. Meat nung girlfriend niya, si Maria. Inutusan na bumili ng merienda. Ngayon, bumili siya ng merienda, tol. Bumili siya ng merienda sa may ano, sa kumbaga parang mga ilang kanto lang yung tindahan ng ano nun eh. Ng tindahan ng tao na ito. Bumili siya ng ano, ng isaw, kanun, yung barbecue. Bumili siya ng barbecue. Tapos siyang bumili ng barbecue, mga pare ko, no? Bumalik siya dun sa tawag na ito. Bumalik siya dun sa, ano, sa bahay nila. Ngayon, naiwan kasi yung si Lando tsaka si Maria noon. Naiwan. Naiwan siya sa tawag na ito. Naiwan sila sa, ano, sa loob ng kwarto. Kasi yung kwarto ni Mr. Meat may, ano, may tawag na ito. May ano dati doon. Oh, shit. Buhay na siya. Okay, sige. Yung kwarto kasi ni Mr. Meat dati, mga pare ko, tawag na ito, may TV sa loob mismo. Ngayon, ang ginawa nung girlfriend niya, niloko siya. Alam niyo kung paano siya niloko? Niloko nung girlfriend niya. Pagdating ni Mr. Meat doon, mga pare ko, bakit kaya nasa loob tong mga to, sabi niya. Bakit kaya nasa loob sila? Sabi ni Mr. Meat, bakit kaya nasa loob yung si Lando tsaka si Maria? Yung Lando kasi, tol, best friend ni Mr. Meat yun, barkada niya. Since kinder pa ata. May mali din tong, ano, tong Lando. Pinatulan niya yung girlfriend ni, ano, Mr. Meat. Pinatulan niya. Ngayon, nung pagpasok niya sa, ano, sa bahay ni Mr. Meat, alam niyo na, may ginagawang kababalaghan yung si Maria tsaka si Lando. Kaya sumama ng husto yung loob ni Mr. Meat. Natuto siyang uminom, magbisyo, magdroga, lahat. Pati ata magnakaw, tapos mag-hold up ng sari-sari store. Hanggang sa lumaki yung ulo ni Mr. Meat, no? Lumaki yung ulo talaga. Hindi. Ano siya, parang naging big time si Mr. Meat. Nakilala siya sa buong Maynila. Sa buong ano, probinsya, lahat ata ng probinsya. Buong Pilipinas, nakilala siya, naging most wanted siya, naging mga matay tao siya, lahat. Nung may hinold up silang ano, bangko, may nakilala siyang babae na, kasi takot yung babae, takot na takot kasi, siyempre, sino bang hindi natatakot kapag may mga holdapan, di ba? Nung hinold up siya, mga pare ko, no? Tapos nung hinold up siya ni Mr. Meat yung babae, nung hinold up niya, nakiusap yung babae, ano bang problema mo, kuya, ano bang kailangan mo. Eh, ang pinaka, ano talaga ni Mr. Meat, ang pinaka, tawag na ito, ang pinaka dahilan niya kung bakit niya ginagawa yun. Yung, talagang, lalo sa mga babae niya ginagawa. Kasi mga pare ko, ang dahilan niya, sinaktan siya ng babaeng minahan niya ng sobra. Kaya niya ginawa yung mga ganun. Sa tuwing makakita siya ng babae, mga pare ko, no? Sa tuwing makakita siya ng babae, pinapatay niya. Ganun. Kaya baka sabihin nyo, itong baboy dito, mga pare ko, baka ito yung, sabihin nyo, ito yung kinakatay ni Mr. Meat. Hindi. Hindi yan yung kinakatay ni Mr. Meat, tol. So, totoo lang, hindi. Boring! Hindi yan yung kinakatay niya. Yung nababoy na nandyan. Hindi yun yung kinakatay ni Mr. Meat. Kundi tao yung kinakatay niya, tol. Tao. Minahal kasi niya ng sobra yung babae, tol, eh. Kaso nga lang yung babae, nagbloko kasi yung babae. Ingatan mo siya dahil binaliwala niya ko dahil sa'yo. Minahal siya. Yung tipong kapag may recess sila noon, nung high school sila, nung pag may recess, kasama niya lagi yung girlfriend niya, ililibre niya ng ano, ng
Sito tsaka Piatos ata yung mga pare, no? Sito tsaka Piatos. Ilibre niya. Lahat-lahat siya gumagasto lahat mga pare ko, no? Kinagastusan niya lahat. Maubos, kahit maubos yung pera ni Mr. Meat, okay lang sa kanya. Basta importante, mapasaya niya yung taong mahal niya nun. Hanggang sa tumigil siya, mga pare. Kasi may nakilala siyang pastor ata nun, mga pare ko. May nakilala siyang pastor. It's time to stop! Yun ata yung napabago kay Mr. Meat nun. Paano masabi? At ngayon, mga nasa 5 taon din ata siya sa poder ng pastor nun. Hindi rin nagtagal mga pare ko eh. Nawala yung pastor kasi namatay yung pastor na lang kumukup sa kanya nun. Kasi si Mr. Meat ulila na siya. Kasi mga magulay niya mga pare, ano sa sindikato. Miyembro ng sindikato, nahuli sila. Then, nung nahuli yung mga mother tsaka yung father tsaka mother niya, nahuli ng... Nung pupunta na sila sa Bilibid, inambush sila, naambush. Kaya, si Mr. Meat walang kapatid eh. Wala kasi siyang kapatid. The only son lang siya, okay? Kasi nung namatay yung pastor mga pare ko, no? Namatay yung pastor, wala na siyang kasama. Pero ayaw niya nang bumalik sa ano, sa paggawa ng taong ito. Ayaw niya nang bumalik sa pang-hold up. Pagnanakaw, pagpatay, ayaw niya nang bumalik doon, okay? So ang ginawa ni Mr. Meat ngayon mga pare ko, no? Ang ginawa niya, pumunta siya sa gay bar. Pero hindi bilang macho dancer mga pare ko, no? Kasi sa gay bar, di ba may mga ano dyan, mga lalaki lang. Kumbaga parang, di ba example mga pare, open minded tayo dyan, ano? Di ba may mga, kumbaga GRO na bar, na may mga GRO, di ba? Para sa mga lalaki, ano? Meron din yung para sa mga bakla, no? Para sa mga Becky. Gay bar. Imbes na babae nandun, lalaki. Yung mga nagsasayo-sayo na pinapakita yung katawan nila na macho, ganun. Stop it! Nag-apply siya doon bilang... Ano yung apply niya doon? Bilang katulong. Nag-apply siya doon bilang katulong mga pare ko. Hanggang sa medyo nagiging bumibigay na si Mr. Meat. Yung tipong nagsusot na siya ng mga pambabae. Pero damit muna nun mga pare ko, yung mga damit pambabae ng buhok na sinusot niya nun. Hanggang sa nagpahaba siya ng buhok. Yun yung pangalawang ano, nagpahaba siya ng buhok mga pare ko. Hanggang likod ata. Pero hindi mo na masasabi porkit mahaba ang buhok ng isang tao, ng isang lalaki. Hindi mo na masasabing bakla ka agad yan, di ba? Unang-una po papasok sa isip mo mga pare ko. Unang-una po papasok sa isip niyo mga pare ko, baka may banda siya or ano, di ba? Baka taong ito, baka rockstar siya, di ba? Para astig ganun. Oh shit, kay ka Maria Josep. Nice one. Kasi si Mr. Meat dati mga pare ko, nung kabataan niya, mga age 25 mga pare ko, no? Sexy si Mr. Meat. Okay, sexy siya nung mga kabataan niya. Yun. Hanggang sa nagladlad na siya, nag-makeup na, nagsuot na ng sandals, napaturok ng ano yung basta napo-opera siya eh. Pinalakit niya yung dibdib niya, yung pinatangs yung ilong niya. Basta ang ganda ni Mr. Meat dati mga pare ko. Wag ganito yung itsura niya, no? Yan. Ganyan yung itsura niya yung mga pare ko, no? Kaya madaming naakit na ano, na lalaki sa kanya. Okay, so yun, natapos natin. Natatapos ang kwento ni Mr. Meat mga pare ko, no? So, nailigtas na natin itong babae. Pasensya na Mr. Meat, kailangan kong iligtas itong babae kasi yun yung trabaho ko. Okay, tiyan nyo, dumami na yung pimples ng babae na nakapulong dyan sa kulungan ni Mr. Meat. Okay, so natapos natin itong mga pare ko, no? Yun yung kwento niya kung bakit bumigay siya. No? Diba? Ayos ba yun? Possession mga pare ko, no? Medyo magulo yung kwento. Basta yun yung kwento niya mga pare ko. So hanggang dito na lang mga pare ko, no? At sana naman ay nag-enjoy kayo sa video na to. At kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutan mag-like at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Click niyo malit na notification bell dyan para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. So, you know? Peace.